umaga sa atin namang kita tayo bilang paraan ng pagharap sa stress na dala ng pandemya at pag-aaral para sa bar. Naku, sinimulan po ni Attorney Jessica Ho ang kanyang negosyong tinawag niyang Mama Papot ba? Papot. Ayan. Alamin natin ang kanyang kita tayo journey. Kaya naman, welcome and good morning po sa Sakto Attorney. Naku. Thank you. Thank you for having me, Chang. Naku, thank you. Dahil mukhang ang sasarap nitong mga binake mo para sa amin. Oh, thank you. Oo, pag-usapan natin, kailan ba nagsimula yung, itong, yung negosyo? It actually started October of 2020 po. So, freshly, nag-start lang ng pandemic. Oo. Tapos nag-lockdown. Nag-lockdown. Tapos naghahanap tayo ng lahat ng gagawin. Yes. Oh, so, oh, parang daming mga small businesses that started. So, this business started really as a way for me to try to cope with the pandemic and the review also for the bar that I was taking, that I was reviewing back then. Parang I wanted something familiar because during the pandemic there were a lot of uncertainties. Yes. We weren't sure like how long the lockdown would last or like if we ever would see our relatives or friends. So I wanted something that was familiar to me, something that made sense, and that was baking. Yeah, bata ka pa lang ba talagang mahilig ka na sa baking? Kasi magkaiba talaga ang baking sa cooking, ha? Kasi yes, talagang sa cooking, pwedeng tansya-tansya. Yes, yes. Ito, yes, hindi pwede, guys. Yes, ang sukat, yes, dapat sakto. Sakto. Oh, yes. Yan. Hindi, nakapag-plug pa ako noon. Hindi ba mahirap? Or nag-aral ka ba ng baking talaga? No po, no. I really just enjoy baking lang talaga. Uh-oh. Like, ever since I was young. Uh-oh. Parang baking was really something na parang self-study na lang talaga siya. Yes. And then just developed things over the years. At ang cute ng pangalan, Mama Papot. Yes. Bakit yun ang naging pangalan ng iyong cake business? Kasi Mama Papot is actually my nickname. Mm. So, it was when my dad was still a kid, he had a hard time pronouncing condensed milk kasi. Ang malapot. Yes, kasi since malapot siya, that's how he would just call condensed milk. It was just Papot. Parang yung pamangking ko naman yung door, Bador. Yes, ang tawag sa door, Bador. Kaya kami Bador. Lahat. Ganyan ang tawag. So, itong naging ano niya, parang kumbaga tatak ni Papa. Papot talaga. Papot. And the reason why naging Mama Papot is because syempre, as I grew up and my cousins grew up and they had their own kids, that's how they called me. Instead of Tita or Nina, Mama Papot Mama na lang. Papot. Yeah. And it's more special now because last 2021, I gave birth to my own son. Oh, so, mas congrats. May significance yung Mama. Talagang pwede ka nang tawagin, Mama Papot! At nung Mother's Day nga, nakatanggap ako nitong napakasarap mong strawberry. Ano bang tawag dito? So, that's the layered strawberry tres leches. Tres leches. Yes. So, sa ngayon, Mama Papot, ilan na ang klase ng mga cakes na meron kayo? So, right now, we have about 5 cakes. Mm-mm. So 4 of them are actually just tres leches, and then the 5th one, which I just recently launched last Sunday, is the chocolate cake. Chocolate, yes, cake. Yes. Hindi ba mahirap mag-bake ng ganito kabusisi? Ito ang hirap para pagpatong-patungin mo yung mga mangga sa ibabaw. Yes, yes. Hindi ba parang napakahirap, Mama Papot? Ilang oras mo 'to ginagawa? Not so long naman, but yeah, we pride ourselves in like the fine details and that. So it takes about 30 to 40 minutes to frost the entire cake lang. So each cake or each fruit is actually sliced individually talaga by hand. We don't have like a cutter. Kala ko nga may machine kasi talagang parang yung pagkakaslice. I did, but like buhay ko. Parang yung pagkakaslice at yung pagkakaano niya parang perfect na, even na even yeah. Diba? So sa ngayon, itong negosyo mo ay wala pa kayong physical store. No physical store. So, walang plano? Oh, hopefully, if like a lot of people will still continue to support the cake, why not? Mm-mm. But right now, it's just home-based lang. So, ang daming nag-business during the pandemic, ang daming naging successful talaga. Merong iba, hindi pinalag, medyo hindi naging maganda yung ending. Pero ito, going strong talaga. Yeah, ano so ba yung far. Secret? I think the secret is really building like a good customer relations. Mm-mm. So for me, since the pandemic really isolated a lot of us from our loved ones and from our friends, I wanted this business to go beyond the pandemic. I really prioritized customer relations. Mm-hmm. So I really reached out to friends and family, and then later on,
when they tried the cakes and then they liked it, they also spread the word to other people. Yeah. And from there, I was able to build a lot of relationships with other customers. Mm-hmm. Now, up to now, nag-o-order pa rin sila. Nag-o-order pa rin talaga. So I call them special occasion. Kasi talaga, yes, napaka-special ng itsura ng iyong mga cakes. Thank talaga. You. So dapat thank talaga to. O malapit na ang Father's Day. Yes. So pwede to kay Daddy Johnson. At iuwi mo na tong isang buong cake para sa'yo. Parang pa-Father's Day na namin. Thank o, you. Diba? Pero kadalasan ang sinasabi attorney talaga pagka meron kang negosyo dapat full time, wala kang ibang work, wala kang ibang gagawin. Eh ikaw ngayon mommy ka na tapos abogado ka pa, hindi ba mahirap yung time management? Actually no, I think it really helps that we're home based. So okay. And my work also in the law firm is also home based, so maswerte lang talaga na everything that I do for the business and also with the legal stuff are all done at home, and I also get to be hands on with my son. So swerte ko lang talaga yon. Napakaganda ng combination na yun, kasi talaga ano, hindi ka na masyadong mag-iisip pa kasi pag pumunta ka sa opisina. So habang nakikipag-Zoom meeting ka sa mga kliyente mo, pwede kang nagbe-bake, ha, attorney? Parang ganun na nga po, Chang. Doon sa mga nais din pumasok sa cake business, ano yung kita tayo journey na pwede mong i-share sa kanila, attorney? For me, I think I've learned like two things that really helped me get the business going. Number one, you really should have a mentor or talk to or surround yourself with a lot of people who are into business. So for me, I was just really lucky that growing up, both my parents are business people. So from there, I got exposed to seeing them manage the business, how to deal with their employees, and also how to handle the staff. And then when I got married, I married a businessman who's also successful. I just had a lot of resources in the form of my parents and my husband. So parang isang tanong lang, kunyari, how do you do this? Or how do you manage this situation? Mayroon kang ano, call a friend palagi pala. Call a friend, call a hubby, call a mama and papa. Yes, yes, meron pwedeng ano. So sa mga interesado at gustong irigalo ito sa Father's Day, Mama Papot, sa Manila, pwede i-order ang masasarap mong cake? You can find me at Instagram. It's at Hi Mama Papot. Or you can reach to me through my mobile number, which is 0917-542-3041. Ayan, ito na, excited na silang tikman direct yung mga may ingay dun sa tabi ng mga kaklase natin. Pwede na po ba, attorney? Pwede na. O, naiya kami, parang ang hirap niyang galawin sa ganda. Sa ganda, parang ang hirap islice nga naman. Meron kaming secret ano dito, cabinet na may mga plato. Ayan. Sige, attorney, mauna so, na kami yan. Grabe kayo! Mabigat yan! Ibalik niyo yung patungan kay attorney yan! Grabe kayo kay attorney yan! I-share natin ito sa lahat. I-share natin ito sa lahat. Sarap po, grabe. Thank you. Titikman natin yan. And again, thank you, Attorney Jessica, sa pagbahagi mo sa amin ng iyong thank you kita tayo journey at ang Mama Papot. You can check it out sa Instagram.